balikan natin ang iyong pinanggalingan. Galing ka raw Iloilo. Yes, 100% Ilonggo. Oh. Pero paano ka napunta sa muna. Manila? Oo nga, batiin mo mga taga-Iloilo. Hello sa tanan ng mga taga-Iloilo. Kamusta ka mo da? Salamat, good sa suporta ninyo. Kita na ito, liwat, susunod. Wow, malamping! Ang lamping nila. Hello mga amigo. So, paano ka napunta ng Manila? Yung original na plan sa pagpunta ko sa Manila nung nag-graduate ako, magiging flight attendant sana ako. Nag-apply ako sa isang airline, tapos tuloy-tuloy na yon. Pero nung nalaman nila na underage ako, I was only 18 nung nakatapos ako ng college. So, sabi nila, pwede naman, pero kung pwede pang medyo balik ka, pag medyo mas matanda ka na ng konti. So, afternoon, tambay. Tapos nagkaroon ng isang audition. Nakita ko sa ASAP, actually, may nagpapa-audition sila sa isang banda. So, sabi ng tita ko, mag-audition ka kaya? So, nag-audition ako, natanggap ako, doon na nag-start yung pagkanta ko. Ayun. Tapos sumali ka rin daw sa banda at ayaw to ng ama mo. Ayaw niya talaga. Bakit? Yun na nga ang pinaka-ironic doon kasi yung tatay ko yung teacher ko. Siya yung unang-unang nagturo sa akin kumanta. Tapos, nung nalaman niya na nagbabanda ako dito sa Manila, galit na galit siya. Kasi akala niya naghahanap ako ng trabaho. So, galit na galit siya kasi sabi niya yung pagkanta daw, walang future, walang pera daw doon, walang fixed na income, kung wala kang racket, wala. E di nga, di ba? So, galit na galit siya, nagalit siya sa tita ko, kasi yung tita ko yung ganun, push ng push sa akin. Kaya, pumunta siya dito, kinuha niya ako, pinabalik niya ako ng Iloilo. Wala kang nagawa because you were only 18. Yes, oo. So hindi mo na ipaglaban yung gusto mo munang gawin. Oo, kasi syempre, ayaw mo naman na sasama loob ng parents mo, di ba? So, umuwi ako ng Iloilo, pero sobrang sama ng loob ko, na parang ang lungkot-lungkot ko dun sa Iloilo. Pero ganun pa din siguro yung calling ko nasa pagkanta kasi nung nasa Iloilo ako habang naghahantay kami ng mga job offers, nagbabanda ulit ako doon. So sabi ng tatay ko, sige, since nandito ka lang naman, nababantayan ka namin, banda ka, sige. Banda pa rin ako, kanta pa din ako ng kanta sa Iloilo. So paano ka nagsimula dito sa showbiz? Paano ka bumalik ulit? Ayusin mo yung buhok mo. Nakatakot yung... Paano? Kasi siyempre... Paano ba? Nagbabanda ako noon, tapos pumunta ako dito ng Manila, nagbisita ako sa isang friend ko na kumakanta sa isang bar. Tapos, pinag-jam niya ako. Tapos, nandun pala sa audience si Ronnie Henares, yung manager ni Regine dati. Wow. So, sabi niya sa akin, do you have a manager? Gusto mong magkaroon ng career? Nung time na yon sobrang saya ko sa banda eh. So, sabi ko, sige, tatawag na lang po ako ulit. So, after 3 years ko pa siyang binalikan. Kasi 3 years na yon nagbabanda-banda pa ako noon. Enjoy ka sa banda. Saya kasi... Hindi mo nakita yung future with kung magkakaroon ka ng manager and magsusolo. Wala. Pa. Yung pagkanta, hindi ko tinignan as a career. Hobby, tsaka pastime lang. Na para, pag medyo matanda na ako, pwede na ako maghanap ng seryosong trabaho. Mm-hmm. Pero yung pagkanta, ini-enjoy ko lang. So kahit ano, may bayad o wala, go. Oo, racket-racket lang. Tapos, dun ko na nahasa yung sarili ko sa pagbabanda. Kasi diba, syempre, pagbanda, ako lang mag-isa yung singer eh. So, 3 hours yan sa mga club, mga bar, na medyo, mausok. Kasi dati, nagyoyosi yung mga tao doon. Inabot mo ba yung mga 3 sets, ganyan? 3 sets of 45. Actually, hindi. Ewan ko kung naalala mo, one time, nanood ka sa isang gig namin sa isang pwesto. Oo, I'm sure totoo yan. Uh-oh. Kasi talagang yan ang hobby ko yun eh. Hobby ko nang manood. Oo, naalala ko yun sa yung bar ni Randy Santiago dati. Yes, for sure. Yes, so, Ratsky, sa Malate. Tomas Morato tsaka Malate. Yes. Oo, so doon, regular gig yun. So doon ako na-expose sa tao kung paano ako makipag-deal sa audience. Pero bago ka rin nakakuha ng record deal, marami ka rin pinagdaan ng rejections. Sobrang dami. Bakit? Paano ka na-reject? Yung pinaka siguro na hindi ko makakalimutan, dati kasi pag ka sa record labels, 'di ba, may cassette, demo cassette, papadala mo 'yun tapos pakikinggan nila. May isang malaking
record label na talagang ayaw maniwala. Sabi niya, siya ba talaga to? So, pinapunta ako, pinakanta niya ako sa harap niya talaga. Tapos sabi niya, oh, sige, we'll call you. Tapos hindi na ako tinawagan ulit. Oo. Pero binigay mo ang best mo doon. Oo. Bakit binigay, naman? Bakit so, naman? Binigay man niya yung best niya. Yung best ko, binigay ko man. I will call you. Eh, bakit nagkagano? Hindi ko alam. Baka hindi niya ako trip.